Pinuporma siya ni Gar. Serious ka lang eh. Hindi yung paligawan siya, Lisa. Hindi kami bagay na Lisa. Mayaman siya. Samantalang ako, inuutos-utusan lang ako dito. Ano nangyari? Kita ko na lang po. Kaya na kayo agad. Ito mga karne, kailangan pa-deliver to. Ako na po mag-deliver. Bakit kaya ang mura-mura ng karne nila? Ang mahalaga, pera to para sa gamot ni nanay. Ingat tayo sa mga otorilan. Baka malaman lang, bebenta tayo ng double na karne. Tigil ko na yan! Baka mapahama ka. Huwag mo na lang ang pakailaman. Balibasa, wala ka nanay. Kaya hindi mo ko naiintindihan. Gumawa ng paraan mag-isa. Dito yung mga dating kakilala ni Mami. Parahin po nagre-reklamo sa inyo na nagtitinda kayo double net na kasi. Uy! Abalin nyo! Mahal ko! Mahal ko! Bitawan niya ako! Dito ka lang! Bitawan niya ako! Bitawan niya ako! Ang tao! Sabi ako na ako! Ano nangyayari dito? Ba't nagkakagulo, Andrew? Andrew! Bitawan niya siya! Natakasan na siguro natin sila. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang ulitin yun eh. Momay, thank you. Tinulungan mo ko ah. Basta, huwag mo nang ulitin yun. Oo, natakot kasi ako dun eh. Ginawa ko lang naman yun para kay nanay. Pero Andrew, may mas tama pang dapat gawain dun. Tama ka, Momay. Sorry ah. Spread na ba ulit tayo? O sige. Ah! Get it na! Andrew! Siya, bata, ang dulas! Kalagan mo ako rito para maabol ko. Pari, wala na yung bata. Malayo na yun. Andang tanda akong mukha ng bata na yun. Hindi niya ako maiisahan. Huwag kasama sa operation yung bata na yun, ha? Saka mukhang alam niya kung saan kinukuha yung mga double dead na karne. Gusto mo? Ay, pinulat niyo po ko. Akala ko kung sino na. Ano akala mo? Polis? Andun lang ako sa kabilang kanto, Andrew. Nakita kong nire-raid ng mga polis yung meat shop. At nakita rin kitang galing doon. Anong ginagawa mo doon? Ano nga kaya eh? Halika! Huwag tayo sa bahay! Huwag tayo sa bahay! Halika! Tay! Bakit ka nagtitinda ng double dead na karne? Hindi mo ba alam na bawal yon? Ha? Pag nakain nyo ng tao, pwedeng magkasakit. Pwede rin silang mamatay. Hindi ko po alam na ganun po yung... karne nila. Anong hindi? Ha? Hindi ka ba nagdududa kung bakit mura yung binibenta nilang karne? Ha? Kung legal yung ginagawa nila, sana sa palengke na lang sila nagtitinda. Hindi mo mo naisip yun, Andrew? Andrew, sabi ko naman sa'yo eh. Dapat kasi nakinig ka sa akin. Paano ka napunta doon? Sugot ka, Andrew. Sino nagbigay sa'yo ng trabaho yun at malilintikan sa akin? Hindi ko po pwedeng sabihin. Anong hindi pwede? Anong hindi pwede sinasabi mo, ha? Sinong gago pinoprotektahan mo? Ha? Ano? Hindi mo sasabihin? Ha? Andrew, sabihin mo na kasi. Sabihin mo na lang na tinulungan mo ang nanay mo sa pagtatrabaho. Sino pinaputatay mo? Ha? Hindi mo sasabihin? Ha? Tama ka! Bakit ba? Ako ang pinaprotektahan niya. Huwag mo siya sasaktan! Ako ang nagbigay sa kanya ng trabaho. Huwag ka nang malungkot. Alam mo, sigurado ako, magkakabati rin ng nanay at tatay mo. Tingnan mo, hindi na sila nag-aaway at nagsisigawan. Galit na galit sa akin ang tatay mo. Paano? Tignan kita mapahamak. Pati na rin buong pamilya natin. Sino ba naman mag-aakalang double dead na yung karning yun? Magalang po sino magtago. Pati tayo. Naloko. Sisinturinin ka na ng tatay mo. Hindi mo pa rin sinasabi sa kanya na ako pala nagbigay sa'yo ng trabaho yun? Ayoko po kasi magalit si tatay sa inyo. Pinoprotektahan mo ko? Kahit na ang sungit-sungit ko sa'yo, pinoprotektahan mo pa rin ako? Mahal ko po kasi kayo, Nay.
Mahalin kita, Andrew. Kaya lang, minsan kapag nakikita kita, naalala ko. Ano po? Wala. Wala, wala. Andrew, alam mo ba, orasan ng pagkain? At pinagluto kita ng paborito mo. Fried chicken. Talaga po. Gabis po talaga ko yung nai. Buti pa si Andrew. Ako kaya, kailan ko kaya ulit maiyakap si Mami? Justin! Uy, ang Ruel! Parang hindi yata maganda gising mo ngayon. Hindi naman po. Ay, gusto mo sumakay? Huling araw ko na ngayon. Ha? Bakit po? Ay, bukas retired na ako. Tingnan mo nga naman yan. Ang bilis talaga ng panahon, ano? Dati, ang late po pa. Lagi mo ang kasama yung ate mo noon eh. Ngayon, tingnan mo, binatang-binata ka, ang dami na talaga nagbago. Oo nga po pala. Ang tagal nyo na rin dito nagtatrabaho, no? Pero mabuti na po yun, Mang Ruel. Iba na rin kasi itong pandan mula ng panahon ni Daddy. At least ngayon, makakasama nyo ng pamilya nyo. Wala na akong pamilya. Matagal na namatay ang asawa ko. At hindi rin kami pinalad magkaroon ng anak. Ano po ba? Eh, paano na po kayo ngayon yan? May nakita na ako malilipat, ano? Mga kaedad ko rin ang mga kasama ko dun, eh. Wala na po ba kayong ibang pamilya? Meron, pero ayoko maging pabigat sa kanila. Mabuti na ito. Total, maganda naman yung lugar na lilipat ako. Sige, tutulungan ko na lang kayo maglipat. Ay, nako, Justin. Maraming salamat. Mang Ruel, ako nga po dati pasalamat sa inyo, eh. Ang laki po na itulong nyo dito sa pandan. Wala ka naman yun. Trabaho ko yun. Sige. Hoy! Kayo, alagaan nyo yan, ha? Matagal na panahon kong inalagaan yan. Huwag nyo pababayaan. Sige. Kuya Justin! Oh, Andrew! Justin, kanina pa may gustong ibalita si Mamay sa atin. JJ, nakakita na ako ng pwedeng tumulong sa atin tungkol sa paghahanap kay Mami. Kuya Justin! Sabi ni Mamay, nakahanap na daw siya ng pwedeng tumulong sa inyo. Talaga? Oo. Oh, ano to? Listahan niya ng dating kakilala ni Mami. Baka yung iba dyan, may alam kung asan siya. Listahan daw yun ng mga dating kilala ng Mami nyo. Lumang-luma na to, Ate Mamay. Mukhang disconnected na yung mga numbers dito eh. Eh, baka yung ibang pager number dyan, okay pa. At Alisa, ano yung pager number? Ay, wala palang cellphone noon. Pager ang ginagamit kapag nasa labas ang isang tao. Pero wala nang pager ngayon. Pero yung iba dyan, may address. Pupuntaan ko na lang sila. Pero mabuti na lang nahanap mo to, Ate Mamay. Siguro isa sa mga tao dito ang nakakalam kung nasa si Mami. Oo nga. Pagtanungan natin, pero wala pa rin nakakaalam kung nasan yung Mami mo. Tapos, nung iba pa dito, ang layo. Andrew, huwag tayong susuko. Marami pang tao dyan sa listahan. Sigurado ko makakahanap tayo ng may alam tungkol kay Mami. Sige na nga. Andrew! Oh, mga pare, oh. Tingnan nyo, nagsasalita na naman mag-isa yung baliw! Baliw! Ayun muna to. Ano kaya to? Ano yan? Tingin nga! Ako na! Tingin! Ako na! Ay! Akin to! Akin to! Wala! Bunggo ka kasi! Wala! Oh! Akin na! Oh! 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 Dito! 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 Oh! 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 Dito! Matagal pa ba yan? Oh, malapit na po. Naku, siguraduhin yung safe yan, ha? Baka mamaya maka-aksidente yan dito.
kayong mananagot sa akin. Opo, ma'am. Opo kayo na. Opo. Justin. Auntie. Oh, kumusta ka na? Bakit ang dami mong dala? Aalis ka ba? Hindi po. Ihatid ko lang po si Mang Ruel sa home for the aged. Kakaritari lang niya po kasi. Hindi niya balak tumira. Ang bait mo naman, Justin. Talagang helpful ka sa mga employees natin. Sinusubukan ko po. At saka si Mang Ruel naman po yun eh. Bata pa lang ako, nandito na sa panlad nagtatrabaho. Hindi niyo po ba siya natatandaan? Somewhat. Teka, hindi ka ba nahihirapan sa trabaho mo? Gusto mo bang magpalipat ng shift? Hindi po. Auntie, nakwento na po ba ni Gary sa inyo yung nangyari? Hindi ko naman po gusto yung nangyari eh. Ano? Hindi. Gusto ko lang na maging maayos ang pagkatrabaho mo. Kaya ko naman po eh. Siya nga pala, Justin. Ang tagal mo nang hindi pumupunta sa bahay ah. Baka naman gusto mo mag-dinner doon one of these days. Po? Sige po, susubukan ko po. Medyo marami kasi akong ginagawa dito sa trabaho eh. Tsaka sa school. Tsaka yung paghanap din po kay Mami. Ah, ganun ba? Kumusta na nga pala yung paghahanap niyo kay Shirley? Wala pa rin po. Pero hindi naman po kami tumitigil sa paghahanap eh. Kami? Opo, kami. Ako, tsaka yung mga kaibigan ko. Si Alisa, tsaka si Andrew. Ah, okay. O sige, good luck na lang. Pero sana, Justin, huwag ka masyadong ma-disappoint kung hindi mo mahanap ang mami mo, ha? Sige po, Auntie. Salamat po. Ingat ka.